po ulit mga ka-entrep, welcome back again to our channel. Kumusta po ulit kayo? So ngayon naman, ang pag-uusapan po natin, ay wait, bago po pala tayo magpatuloy, may mga shoutouts pala tayo dito na ilang araw na rin tayong hindi nakapag-shoutout dahil nga palaging nagmamadali, mabilisan ang ating mga pag-vlog. So pasensya na po sa mga nagpapa-shoutout dahil alam niyo po ang dami kong ano, ang dami kong trabaho. So mga singit-singit tong pag-vlog natin at hindi pa ako tapos, hindi pa kami tapos mag-pricing, hindi pa tapos dito ma-plaster ang shop. Ayan. So sobrang malakas kasi ang mga ulan nitong mga nagdaang mga araw kaya hindi nakakapasok ang mga panday, kaya nabinbin ito. Ito kasi iaangat, sisimintuhin yan para pantay na lahat siya. Para pantay lahat na ang ano, flooring. So, shout out muna sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Calatagan, Batangas, kay Sir Oliver Toledo. Sa Algen Motor Parts Shop sa Quezon Province. Sa kay Sir John P. Technician, J1066, kay ANJ Motor Parts and Accessories sa North Cotabato. Sa Banan Motor Parts sa Nueva Vizcaya. So, hello po sa ating lahat. At para naman sa ating pag-uusapan ngayon, ang isishare ko po ngayon is ang tungkol po sa brick show ng pang HD3, which is yung hindi natin akalain na napakarami pala mga motor ang gumagamit ng brick show ng pang HD3. So ito, dalawa hawa ko. I-close up natin at i-discuss natin, pag-usapan natin kung bakit itong dalawang brick show na ito, parehong pang HD3. Ayan. HD3. Pero, bakit magkaiba? Saan ba sila pwede? Bakit pareho namang pang HD3? Pero, bakit magkaiba sila na klase ng HD3? So, let's go. Pag-usapan po natin. Na po sa ating harapan, ito ang ating HD3 na ito yung brand niya. 50 pieces lang ito. At itong ganito natin is nasa 200 pieces yung stocks natin ito. Masyado siyang mabenta dahil masyadong maraming gumagamit ng brick shoe ng pang HD3. Buksan natin kung bakit ito siya pang HD3, yes, na brick shoe. At itong isa naman is pang HD3 din. Pero ano bang pinagkaiba nila? Kaya po nasabi ko kanina na napakaraming motor, o baka ang motor mo nga is pang HD3 ang brick shoe at hindi natin alam. So tip po sa mga may Rusi na mga motor, palagi itong napagkakamala na akala nila ang pang Rusi na motor na brick shoe sa likod is pang TMX155. Yes. Yes, marami pong nag-aakala na ang akala nila na ang brick shoe ng Rusi na panglikod ay pang TMX155. Pero opo, marami din pong Rusi na pang TMX155 ang kanilang mga brick shoe. Pero yung mga like mga old models po is mga pang HD3 po yun. Ito po yung kanilang brick shoe ng Rusi na yun. Pero yung mga ano, yung mga like halimbawa mga macho, yung mga TC-125-150 na Rusi, macho TC-125-150 is mga pang HD3 po yun ito. Pero yung mga new model is mga pang TMX. Yes, yung panlikod nila. So, itong dalawang brick shoe na ito, na parehong pang HD3, ano bang pagkakaiba nila? At saan lang sila pwede at hindi pwede? So, yung mga gumagamit po ng mga pang HD3 na mga motor, Baja City 100 na B. Yan, pang HD3 din yan. At saka yung mga top motor na mga sports, yan, pang HD3 din ang brick shoe niyan sa likod. Yung dalawang HD3 ngayon is bubuksan ko na. Ito yung ating HD3 na, yan, CL, na mga na CSL brand, at ito yung ANS. Yung mga nauna ko dito is MSK yung brand, pero ang pinadala ngayon ng supplier is itong ANS or ANS, muntik nang maging ANS. Ano mga ano nito? Spring. Ayun na, nahulog na. Ito, may kasamang spring. Sa spring, may nahihiwalay na binibili nito na spring lang. Ayan. Pero wala ako. Buong ano na yung ano, binibenta. So, pag tinignan natin mabuti, is wala naman silang pinagkaiba. Sa lapad, ganyan ang gilid. Ito, magkasinlapad sila. Itong ano, huwag nyo yung pansinin yung haba ng ganito. Yan, at saka yan. Ito kasi mas maikli, so baka sabihin nyo magkaiba. Okay lang yan. Basta tayong importante is magkasing haba sila nung itong butas dito at saka itong flap dito. Dapat yan sila ang magkasukat. So, pag tinignan natin, di ba? Unang tingin naman, wala namang pinagkaiba. Ano po ba ang napansin yung ano?
pagkakaiba? Comment down below. Wala pong pinagkaiba, di ba? So kapag iganyan natin, yan, salpak po yan siya. Magkapareho sila ng laki, wala silang pinagkaiba. Pero ang katotohanan po niyan, kapag isalpak na siya, syempre, wala nang ano doon eh. Kumbaga, ano yun, bilog na nakasukat yun by machine. Hindi yung ganito lang, tansya-tansya lang natin. Kapag isalpak na po siya sa brake panel, itong ganitong brand, let's say, yung hindi talaga branded na brake shoe, is hindi po ito magsasalpak sa brake panel at sa hub ng mga branded na motor. Like, sa Badia City 100B, sa Badia City 125, sa Badia City 150, is hindi po siya magsasalpak itong CSL brand. Itong hindi masyadong ano, hindi ayoko naman sabihin na hindi masyadong high quality brand or hindi branded. Basta, hindi siya magsalpak yung mostly na ginagamit ito, itong mga ganitong klaseng brake shoe, isalpak siya sa mga China na motor. More on yun sa mga Rusi. Ito, salpak din siya kaagad. Pero pag itong brand, yung branded na brake shoe, ang isalpak mo dito sa mga pang China na motor, salpak kaagad yan siya. Pero kapag itong hindi branded na brake shoe, isasalpak mo doon sa mga branded na motor na may hub ng motor na yon at saka panel, is hindi siya magsasalpak. Pansinin natin mabuti kung anong pagkakaiba dito po sa butas. Ayan, dyan sila hindi nagsasalpak. Kasi kapag ito ang ilagay doon sa brake panel at sa hub ng ano ng Badia City 100B, Badia City 125, yung ano yung animang butas ng sprocket and then yung boxer, hindi magkakasya ito. Maliit itong butas na ito na kumakapit doon sa brake panel. Pag sa mga branded na motor, ito siya kasya. Malaki ang butas nito. So kapag ito ang iano, ang igamitin doon sa mga China ng mga motorcycle, walang problema. Kasi nga malaki ang butas niya. So salpak agad siya doon, kakagat siya ng ganun. Doon sa parang poste-poste ng ano, poste-poste ng brake panel. Yan, salpak yan. Pero kapag ito, ikabit mo doon sa mga branded na motor, nakabuka yan siya. So bubuka siya ng konti. Kapag ilagay mo na siya sa ano, sa hub, isalpak mo na siya sa hub, hindi na siya magkasya kasi nakaangat na ito, kasi nakaganon nga siya. Oh. Yun dito, wala yan siya masyadong problema. Ang pinaka-problema is yung dito nga. Kasi halimbawa, ito siya, maliit ang butas. So, ibig sabihin, hindi yan siya makaganon ng husto. Ayan, hindi siya makapit ng ganon ng husto. Medyo maluwag siyang nakaganon. Pero ito, since nga malaki yung butas niya, yung doon sa poste ng brake panel, talagang magpipit siya ng ganun. So, ang tendency nun, kapag isalpak mo na siya, salpakas siya kaagad. Ito naman, since nga medyo nakabuka siya, nakaganyan siya ng konti, nakaangat baga, lumaki siya. So, hindi siya magsasalpak doon mismo sa hub na pagsasalpakan. Yung mga branded na HD3 is slash yan siya, kapareho ng mga B120 na brake shoe. Yan, salpak yan siya. So, mostly talaga ito, ayun, wala siyang problema kapag sa mga China na mga motorcycle siya isasalpak like yun nga, mga Rusi. Pero kapag doon na siya sa mga Kawasaki, hindi na siya masyadong sasalpak. Pero, may paraan naman kapag sa shop. Yun nga lang, halimbawa, mabilis ang trabaho, maraming customer. Kumbaga, hassle pa ito eh, kasi babawasan mo pa yan. Palalakihan mo pa ng konti ang butas. So, kapag nauubusan ng ganito, HD3 na branded, nagagawa naman to ng paraan. Na nakakabit pa rin naman yan siya, kasi ito lang naman yan ang problema. Yun nga lang, kung mayroon namang salpak na kaagad para mas mabilisan mo, maraming customer na nakapila, itong salpak na kaagad para diretsuhan na hindi ka na mag-spend ng oras para palakihan pa yung butas nito. Okay, so yun lang ang ating ano, video about dito sa dalawang klase ng HD3 na brake shoe na pang motor. So HD3 B120 is same lang po. Yan, para sa mga branded na mga motorcycle. Pwede ito sa mga, yung branded na brake shoe is pwede sa mga China na motorcycle. But itong China na brake shoe is hirap siya. Pwede, pero kailangan mo pang magkaltas. Pero pag sa mga China lang din na motor, is salpak siya kaagad. Okay? So, HD3, depende sa brand, para salpak kaagad na
salpa ka agad doon sa mga brake panel sa hub ng motor na paggagamitan. Yun lang. Thank you very much. See you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Bye!